So, saan mo natutunan yan? Yung pagluluto niyan? Natutunan ko po ito nung kasagsagaran po parang ano, nung nag-iinom pa po tayo ng alak. Kasi po, alam niyo naman natin, alam niyo naman, yung papaita, isa yan sa main dish. Kapag nag-iinom, pulutan. Comment down below mga kabilabs kung nasa ang bansa kayo at kung anong ginagamit nyong papapait. Okay, hello kabilabs. Topic po natin ngayon ay paano magluto ng papaitan. Kasi ngayon ko lang din nalaman nung pumunta na kami dito sa UK na magaling pala magluto si Mister ng papaitan. So today's video, i-share namin sa inyo kung paano magluto ng papaitan ng isang Cavitenyo. Pero bago ang lahat, so i-share ko muna sa inyo, i-share muna namin sa inyo yung presyo. Kasi nagpanic buying kay May ng papaitan kasi napakahirap kasing maghanap dito talaga. Talagang paunahan. Once na may deliver na papaitan, hindi na yung magtatagal sa mga Asian store. Asian store kasi yung bilihan namin dito. Hindi mo ito makikita sa mga British na supermarket. So, i-share lang namin muna sa inyo ang mga presyo. Huwag kayong magagalit sa mga nakakilala sa amin ha. Kasi talagang kailangan mag-stock na kami ng papaitan ngayon. So, bumili po kami ng apat. Ang presyo ng papaitan ay 6.99. Ang kilo po niyan, isa ay 1.1 kilograms. Dahil isa din sa favorite ko ang kare-kare, pwede rin natin siyang panggawin panggoto. Ayan, bumili din kami ng isa. Ang presyo din niyan ay 6.99. Ang kilo din niya ay 1.1 kilograms. So, aside from that, siyempre tayo mga Asian or kami kasi mag-asawa talaga is mahilig sa seafoods or sa mga isda. So, itong bangus dito na binabad na siya, marinated na ang tawag dito ay 5.25 isa. Yan, bumili kami ng dalawa. And then ito pang, ito siguro pang sinigang namin or pang paksiw. Ang presyo po niya ay 5.99. Ang grams niya ay 800 grams. Tapos ito naman po ay galunggong. Ang tawag nila dito ay whole round scad or galunggong. 5.99 siya. And ang papaitan kasi, ang version ni Miss Ten, nilalagyan niya ng palaya. Pero wala kasi ang palaya. Kaya itong kerala ang tawag nila. Ang palaya rin yan. Sa atin yan, ang palaya ang ligaw. Ah, okay. So 4.82, apat. Bali ano siya, half kilo. Eh, nung isang araw pa ako nag-crave na buko salad. Shredded yung coconut. Ang presyo po niya ay 2.49. Kalahating kilo siya. And piesta, fruit salad. Pang-fruit salad siya para pang-mimix ko mamaya. 3.75. And ito, hindi kami nawawala nitong soy sauce na ito. So, 2.49 to. Tsaka, mahilig po ako magsisig. Yan ang ginagamit ko. Okay, yung sisig next time naman po yun. Promise, the best din po yun. Sinigang mix sampalok sa gabi, 0.89 per piece. Bakit meron ito? It's for you to find out. So yan, simulan na natin ang pagluto ng papaitan. So first of all, i-defrost muna ni Mister kasi galing siya sa freezer. So yan, sinisimulan na po. So ito na po siya, sigas pa siya. Kasi punas plastic, atay po ito. Ah, may plastic pa siya. Atay po ito, tatuwal din ng baka. Okay, so bago ang lahat, i-click defrost mo po muna natin. Yan, start. So may defrosting po yung microwave po natin. I-defrost po muna natin. Yan, ito na po siya. Ginagawa ko po dito sa tuwalya. Para mawala yung amoy. Dumi na baka, hindi ako po ng asin. Lalamasin ko po sa kanya para mawala. Yung ginagawa ko. Ayan. Kung nilalamasin mo sa asin. Ayan. Ito po yan.
tapos ugasan po natin. Yan na sa plastic po kanina. Yan na yung atay ng... Papaibago po natin to. Kasi mabilis naman maluto ito. Siguro mga kalating oras ko lang pukuluan to. Hahanguin ko yung atay. So, pero yung tuwalya, diretso siya mga isang oras. So as you can see, pinapiraso na po niya yung tuwalya kanina. Tapos ito na yung atay ng baka. Okay, so hugas na po mga kabilabs. Hugas na siya. Tapos nilalagyan ko po siya ng dahon ng laurel. Para po pampatanggal ng lansa. At nilalagyan din po natin siya ng paminta. Pamintang? Durog. Ah, okay. Wow, dami. So, estimate mo na. Hindi, tatapon naman ang sabaw niyan. Ay, tatapon. Parang ilalaga mo muna siya. Ilalaga ko lang. Okay. Nilamin niya na isa sabaw niyan. Papaltan niya na yung sabaw. Ayan natin siya ng sabay. Okay. Ayan, so nakasalang na po. Sa, make sure na yung apoy po ay sa pinaka-high heat. Dilipat po natin ng kaldero kasi pag kumulo siya, aapaw po. Kaya medyo malaki na. Okay. Tama, may edit na din siya iluluto. Para na, sa papailan, di ba, masarap yung sabaw. Opo. Ayan. Pero mga 1.5 to bago lumambot yung ano. 1.5 hours? Oo. Bago lumambot yung walya. Pero kung sa ano to, sa pressure cooker, mas maganda. So, kailangan na pala natin bumili. Kasi mahilig tayo sa papaitan eh. Tapos habang nakasalang po yan, pe-prepare po natin yung yung toppings. Hindi, yung mga sahog. Okay, sa ngayon po ay bawang na. Sibuyas po ang ating gamitin. Ang palay naman mo ngayon. Tapos bibiyakin. Tatanggalin natin yung buto. Hugasin natin yung palaya. Slicer. Lagyan natin mamaya sa papaita. Update lang po mga kabilabs. Patagalin po natin to. Yung bula? Stock pa tawag yan. Okay? Di ko alam kung natawag dito. Basta ito yung nandyan yung lansa niya eh. Patagalin po natin siya. Itatapon ba yan mamaya? Lahat yan? Oh, pati sa baw. Pati sa baw. Ah, okay. Sasabuan natin ng panibago yan. Okay. Para, kasi, alam nyo na, lasang pupo ng ano yan. Pero yung ibang nakikita ko nito, kung ano yung pinagpakuluan, yun na rin. Yun na rin sa sabaw para mas malasa. Pero, sa version ko, ayoko nun. Kasi pang ulam ang gagamitin, ang gagawin natin. Tapos pamilya mo kakain. Para mas malinis, mas... Mas gusto ko yun, may itatapon. Itatapon natin. Mamaya. Okay, update lang po mga kablabs. Tada! So, 45 minutes na po yung nakakalipas. Matay po atin ang hanguin muna at baka madurog. Paano malalaman na okay na siya? Tinignan ko. So, i-double check muna natin kung malambot na. Tsaka pa lang natin siya tanggalin. Depende po kasi sa stove. Kung yung stove po ninyo, yung cooker po ninyo ay mabilis,
So, pwede na siguro yung 30 minutes. Pero matagal po kasi itong amin eh. Kaya umabot ng 45 minutes. Medyo ako po, meron sa kakain. Meron kasing gusto ng papaitan. Medyo hindi masyadong yung labog na labog ba? Alam nyo yung labog, yung lutong-luto. Gusto iba medyo makunat-kunat. Pero sa face namin kasi pang ulam, parang gusto ng kabilabs nyo eh talagang malambot yung karne. Pinalitan po natin na kaldero kanina. Hindi na po namin pinakita. Kasi kakunti na naman po yung sabaw para madaling maluto. Ayan, malambot. Tingnan po natin ngayon. Detestin natin yung tuwalya kung malambot na. Boom! Sibihin, pagka ganoon, malambot na yan. Kaya ngayon, papatayin muna natin pa samantala ang apoy. Tapos napapakulo po kami ng tubig dito para madaling maluto. And gagamitin uli yung malaking kaldero. Tapos yung ano na yan, itatapon na. Yan yung sinasabi ni Javi kanina, na pag malambot na, itatapon na yung sabaw. Ilagay na ho yung tubig. Sibihin, eh, marami kasi tayong ilagay at paminta. Sibihin, yung lasa niya, narito na sa laman. Kaya siguro mamaya, kunting patis na natin yung laman. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo pang paalat. Kasi pag sinigang, nilaga, hindi ako bihira kong galagay ng patis. Anong asin puro patis. 5, 4, 3, 2, 1, action! Okay, ganyan po, malamig na yung atay kaya kagayatan na po natin. Ang ginawa ko pong gadget, medyo pahires na manipis. Pahires? Oo, oh, pahires. Ganda-ganda naman tingnan yan, ganyan po. Yan, tapos kaya natin dito. Kasi una pong naluto yung atay kanina. 45 minutes po ito nakasalang kanina. 1 hour and 15 minutes yung tuwalya. Bali 2 hours lahat. Ay hindi. Kasi kinuha mo yung kinuha lang yung, kinuha lang yung atay. Yung tuwalya talaga matagalutuin yan. Yan po yung tuwalya. Pag alamdam yung malamig na rin, pwede na rin yan. Nasa yun yan, kasi ako kahit mainit, tsaka gutom na. Kaya minamadali ko na. Kaya ganyan po ang pag-i-stage niyan. Para po maganda-ganda naman tingnan, huwag yung pakiyog. Pahilis dapat. Pahires yan. Pahires? Oo. Art? Oo. Pahilis o pahires, bahala kayo. Ano ho, kabitin nyo eh, para na rin matanggin nyo. Wala na kayo kung tawag sa inyo yan. Pahiris ba o... Action! Okay, sa maling sa kaldero, may katoy ka rin yung pasinata. Mumait na po mantika. Ngayon, gigisahin na po natin ang luya. Po, pag nagluluto, eh, inuulo ko po yung luya hanggang sa magbing golden brown. Kasi pag inuna po natin ng sibuyas o kaya bawang, sunog na yung bawang at sibuyas, yung luya, hindi pa luto. Tama po ba? Pero nasa nyo po yan. Bilang kayo nagluluto, kayo naman po masusunod kung anong maunan yung gigisahin. Pero para po sa akin, una ang luya. Parang french fries na maliit. Yung talagang gayet yan. Bango. Yan, pag golden brown na po siya, malagay na po natin ang sibuyas. Sibuyas. Kailangan ba talaga sibuyas na pula? Ay, ako pula yung ginagamit ko. Kayo, bahala kayo. Pero mas malasa kasi para sa akin, mas malasa ang pula. Ah, okay. Kesa puti. Yan, pag medyo lanta ng sibuyas, so, pwede nyo nilagay ang bawang. Ginigisa pala ang papaitan. Yeah. Kayo po ba, mga kabilags, ginigisa nyo po ba papaitan ninyo? Action! Pagluto. Ang tagal po niya magsalita, ang hirap po nitong i-edit. Pagluto na po yung sibuyas bawang, lalagyan na po natin itong tuwalya at puso ng bawang.
Puso ng baka ba yan? Akala ko atay. Ah, atay pala. Atay. Ano ba eh? Atin po siyang iahalbos. Yan. Alam niyo ba yung saltang halbos? Parang... Hahalo eh. Kukan mo siya, gigisa mo uli siya. Kasama... Parang pipreto-preto mo na kaunti. Para madaling maluto, yan po yung technique natin. Dapat nagpainit na tayo ng tubig. Ano yan? Sakot siya na po natin yung ating laman loob ng baka. Ngayon, nalagyan po natin siya ng patis. So, ngayon, dalawang ganito lang muna ilalagay natin. Mamaya na lang tayo mag-a-add. Pag kulang pa yung sa nakakala nyo, kulang pa sa panlasa nyo yung alat. Ngayon po, kung gusto nyo, asin ang ilagay nyo. Pero para sa akin, mas masarap po ang patis, mas malinamnam. Halo-halo natin. So, saan mo natutunan yan? Yung pagluluto niyan? Natutunan ko po ito nung kasagsagaran po parang ano, nung nag-iinom pa po tayo ng alak. Kasi po, alam niyo naman natin, alam niyo naman, yung papaitan, isa yan sa main dish. Kapag nag-iinom, pulutan. Ay one time po, nag-iinom kami, na malingi kami sa mahogani. Tagaytay. Ay nalimutan po namin humingi ng apdo. Ay, ngayon po, yung pamaking ko, si Justin, ay Kate Creos, shoutout sa'yo. Tinanong ko siya kung anong pwedeng ilagay na alternative na pampapait. Sabi sa akin, Chong, lagyan mo lang, giniling na na ampalaya. Sala ko natutunan yun. Pwede na po natin lagyan ng sabaw. Yung sabaw po, pinait namin para madali nang kumulo. Kasi kung gusto ng kabilat niyo, marami sabaw. Sabaw lang rin natin. Kapag kumulo na po siya, kaya po niya nakulo na, pwede na po natin ilagay itong ating ampalaya. Ampalaya. Yung giniting nating ampalaya. Yan. Sa tagal po niya ng pagkulo, natutunaw po yan. Pwede din i-blender kung wala silang ganan. Blender, pwede. Ba't sinabing papaitan? Siyempre, mapait. Yung iba, anong ginagamit na ampalaya? Ang ginagamit talaga dito, apdo. Apdo. So, dahil walang apdo dito sa UK, ampalaya ang ginagamit nyo. Sa tagal po niyan, pagkulo, natutunaw din po yung ampalaya. Comment down below mga kabilabs kung nasa ang bansa kayo at kung anong ginagamit nyong papapait. Po ay nagdalagay din po nito. Optional lang po ito. Gusto nyo, pwede yung lagyan, pwede yung wala. Ang gusto ko, medyo may sipa ng asin ng konti. Sipa. Ganun. So hindi na maglalagay ng lemon or calamansi mamaya. Sa Israel po kasi, ang nilalagay namin ay... Hindi lang muna. Naglalagay po kami ng lemon. Tikman lang natin kung may maasim. Baka kasi sobrang mapaasim, magiging sinigang na to. Yung ano lang ba, tama lang sa panlasa. Ang pag-aasim. Okay. So, nilahat mo ba yon? Hindi. Isang ganun lang, isang ganito. Okay. Wala po akong panuka, tansya-tansya lang po. Hindi naman po kasi ako talaga expert sa pagluluto. Ano lang to, sinishare ko lang yung kaalaman ko. Titikman po natin kung may alat o at saka ng asin. Sarap. Okay na yung alat? Maglalagay lang po tayo ng konting alat. Konti na lang po. Paminta nga pala. Ah, maglalagay ka ulit ng paminta? Konti pa po nito. Konti lang. Hindi na po nila ito. Parang ilagay mo sa isang pakete ay 3/4. Tama? O 1/2? Mga kalahati lang po. Kalahati. Then, ilalagay na po natin yung sili.
Hindi po nakakasama kanina. Saka dapat po ito green. Inalimutan po namin bumili. Wala po kami stock na green. Kaya red na lang po inalagay natin. Nahugasan na po yan. Ang daming sili kasi mahilig po si Javi sa maangkang. Kaya po, masusunod. Kung gusto nyo, biyakin nyo yung sili. Kaya may sipa ng hang. Kung masusunod, bibiyakin. Bibiyakin ko para may anghang ay buha po ng kabinabs niyo. Baka di kaya nila ng anghang. Baka di ko kaya eh. Kung sino na lang gustong manghang, pisain na lang yung sili sa kakainin niya. Induto na po ang papaita natin bago natin hanguin. Naglalagay po ako nito. Spring onion. Scallion. Kayo po bahala sa luto niyo kung gusto niyo meron. Pero para sa akin po, mas masarap meron nito. Luto na po ang ating papaitan. Pwede na po natin siyang hanguin. Lipat na po natin dito. Ayan. Alam niyo ba mga kabilabs, hindi ako kumakain ng lamang loob ng baboy, baka, or ng manok. Natuto lang po akong kumain ng papaitan nung ako ay nasa Israel. Sa mga ka-churchmate ko po, pamihandaan ito po yung pinag-aagawan namin. At sa 16 years namin mag-asawa ni Javi, hindi ko alam, marunong pala siya magluto nito. Kaya alam niyo na kung bakit tayo lumaki ngayon. Fruit cocktail. Lucas salad. Babe, when I saw you for the first time, with